game. So magandang araw muli sa inyo mga karapsa. At ngayon may panibagong recipe na naman tayo na lulutuin. Meron ako isang kilong baboy dito. At ang tawag nga pala dito sa recipe natin ay sinigang na baboy sa bayabas. So hugasan muna natin yan. After natin mahugasan, lagay natin sa kasirola. Diyan natin pakukuluan yan. Then yun, nag-iwa lang ako ng isang pirasong sibuyas. Yan lang yung ihahalo natin na pampalasa dyan. Iniwa ko nga lang pala siya ng yan, pa-cubes na ganyan. Okay lang yan kasi matutunaw na rin sa pakulo yan. Sunod dun, naglagay ako ng nawasa. Mga isang kalahating litro lang. Tapos isang kutsarang asin para may lasa na yung baboy. Then yun, pakuluan na natin. Mga after 15 minutes na pagpapakulo, yan ang itsura niya. Pero sa point na yan, medyo matigas pa yung baboy natin, kaya pakukuloan pa natin. Habang nagpapakulo tayo, ready natin yung gulay na ihahalo natin. Lasa natin maigi ang sitaw. Yan, after ko nga palang mahugasan, hiniwa ko lang siya ng maliliit na hiwa lang. Yan, ganyan lang yung size ng hiwa. Goods na goods yan. Sunod natin balatan yung bayabas. Yan. Pag binabalatan kasi, mas masarap, mas malasa. Yan, hiwain ko lang ng ganyan. Yan. Check natin yung baboy natin. Sa point na yan, medyo malambot na yan. Pwede na natin ilagay yung sitaw. Pakuluan pa natin ng mga 5 minutes. After 5 minutes, pwede na natin ilagay yung bayabas. Sabay na rin natin yung sili. Siling pansigang. Ayan, haluhaluin lang natin. Tinikman ko nga pala yan, medyo nakulangan ako sa alat. Kaya nagdagdag ako ng kalahating kutsarang asin. Tsaka isang kutsarang asukal. Para medyo matamis-tamis yung lasa ng sabaw niya. Mas masarap. Then yun, halu-haluin lang natin. Tapos pakuluan pa natin to mga 5 minutes ulit na pagpapakulo. After 5 minutes, pwede na natin yung i-serve. Ang sarap na sabaw nito mga karapsa. Pwede nyo i-try. Subukan nyo lutuin. Salamat nga pala sa panunod sa mga upload natin. Tara po, kain tayo. Mm-hmm.